Isang magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. Na ngayong araw po ay pag-uusapan po natin yung tungkol po sa kaso ng bata na nawawala na inireport po sa Rapid Tool po in Action. Ito po ay inire po kahapon dahil humingi po sila ng tulong kay Idol na sana may balik na po yung kanilang anak dahil tinangay po ng kanyang yaya dahil kitang kita po sa mga CCTV na siya po ang kumuha at kanlong-kanlong po niya palayo po sa kanilang bahay. Kinilala po ang suspect mga kapatid na si Christine Joy na kailan lamang po nila kinuha itong yaya na ito para mag-alaga nga po sa kanilang anak na si Baby Taylor. Ang trabaho po kasi nung mag-asawa mga kapatid ay panggabi po sila parehas. Kaya puyat po sila at nakatulog nga po o tulog po sila sa umaga at hindi po nila namalayan na tinangay na pala yung kanilang anak. At nung napanood nga po sa Rapid Tool po in Action itong pagpapatulong at pananawagan po ng mag-asawa ay natakot po itong si Christine Joy mga kapatid dahil siyempre marami po ang tao ang nakasaksi o nakakita dun po sa panawagan at ito po ang labis niya ay kinabahala kaya po lumabas. Pero ang alibay po niya, kaya po niya sinuli yung bata. Ang sinasabi lamang po niya ay pinasyal niya yung bata. Pero nakarating po yung bata sa kanilang bahay. At ito pa nakapagtataka mga kapatid, pinost po niya sa Facebook. At ginawa po niyang profile pic na may caption na manang mana sa mama. So ang ibig po sabihin na parang inaangkin po niya yung bata. So ito pong si Christine Joy mga kapatid ay parang may problema yata. Parang hindi niya yata alam na yung anak na kinuha niya hindi sa kanya. Kaya siguro ano mga kapatid, kaya lumutang ito at sinuli na lang yung bata dahil sa takot. Ayon nga po sa kanya ay natatakot na po siyang lumabas simula po nung nanawagan po itong mag-asawa patungkol po sa kanilang nawawalang anak. Ang sabi naman po ni Christine Joy ay wala naman si daw siyang balak o intention na kung ano sa bata o benta ban o ano dahil meron naman po siyang limang anak. Kaya mga kapatid, palaisipan pa rin kung ano ba talaga yung intention niya dahil pinaninindiganan po niya na pinasyal lamang daw po niya yung bata. Kumbaga nilayo niya lang at inaliw-aliw pero dinala na po sa kanilang bahay. So yun po ang kanyang panig at sa huli po ay nagsorry. Humingi po siya ng patawad dun po sa mag-asawa. Pero hindi po ganun kadali mga kapatid ang magpatawad lalo pat ang mawalan po ng anak sa isang segundo ay talagang hindi na katanggap-tanggap mga kapatid. Paano pa yun umabot po ng ilang oras at 24 hours na nawala mga kapatid, mahigit pa. Ganun po yung labis-labis na pag-aalala ng magulang at hindi mo maalis yung trauma na ginawa po nitong yaya na ito. Sa huli mga kapatid ay siguro leksyon po ito para sa iba na kapag kumuha po ng katulong ay doble check po natin yung kanyang background mga kapatid. Hindi po masama kung i-check po natin dun sa barangay kung talagang existence ba itong taong ito doon po sa binigay po niyang address dahil wala pong malinaw na address na ibinigay po sa mag-asawa. So yun lamang po mga kapatid, huwag po natin kalimutan mag-like and subscribe po sa channel na ito. Maraming salamat po.